pagsitayo ang lahat. Sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Awit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Diyos na sa inyo lumikha. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Awit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang paggunita kina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmula ng matapat na paninindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan, magahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba.
Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at ang karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasyahan siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng lahat ng uri ng halaman mamumungat magbubutil. At nangyari ito, tumubos sa lupa ang gayong mga halaman. Nasyahan siya sa kanyang ginawa ng ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pang ng Diyos, magkaroon ng tanglaw sa langit para mabukod ang araw at gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagbasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-apat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa, o Panginoon, aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka poong Diyos ng liwanag na maganda. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo sa saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligang ginawa mong karagatan at tubig din ang bumabalot sa lahat ng kabuntukan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig ikaw poon, kay raming iyong nilikha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo't nakalatang itong lupa, purihin ng Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Magsitayo ang lahat. Pinangaral ni Jesus
ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret, ay sinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ng mga may sakit na nakaratay na sa higaan, ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitang naroon siya, at saan man siya dumating, maging sanayon, lunsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ng mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ng paglikha ng Diyos sa sanlibutan. At kung mapapansin natin mga kapatid, na ang Diyos na meron tayo ay Diyos na nag-aayos, Diyos ng kabutihan, Diyos na tunay na manlilikha. Bakit ko nasabi ang mga bagay na ito? Dahil sabi nila, bago pa nilikha ng Diyos ang sanlibutan, tila napakugulo, walang kaayusan, walang order. Ngunit, ang Diyos na meron tayo, nilikha ang lahat upang magkaroon ng kaayusan. Mula sa kawalan, nagkaroon ng kagandahan. Mula sa kawalan, iniayos ng Diyos ang sanlibutan. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, mga kapatid, si Jesus ay pumupunta sa iba't ibang nayon. At ano po ang ginagawa ng Panginoon? Isinasabuhay niya yung kanyang misyon. Nagpapahayag ng salita ng Diyos, nagpapagaling sa mga may sakit. At marahil, yung mga taong gustong lumapit sa Panginoon, yan ho yung mga taong tila walang kaayusan sa buhay. Tila magulo yung kanilang buhay. Tila mayroong mga pinagdadaanan na suliranin sa kanilang buhay. Kaya nga sa kanilang pagmamadali para lamang lumapit sa Panginoon, ano yung sinasabi sa ating ebanghelyo? Mahawakan man lamang nila yung dulo ng damit ng Panginoon, sila ay gagaling. Dahil lang Panginoon natin, ang Panginoong Jesus Nazareno ay Panginoong Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Ang Panginoong Jesus Nazareno ay ang Panginoong Diyos na nagbibigay ng kaayusan, nagbibigay ng kanyang pagmamahal para sa atin. Alam niyo po, merong ibang mga sekta na lagi hindi nila maintindihan kung bakit tayong mga Katoliko
mahilig tayong humawak sa mga imahen ng santo. Di ba ho, tayo, ang iba nga ho sa inyo, marahil pagkatapos ng misa, pupunta sa likuran, hahawakan yung paa ng Poong Jesus Nazareno, yung katawan ng Poong Jesus Nazareno. Maraming mga ibang sekta, maraming ibang mga reliyon, pinagtatawanan tayo. Hindi nila naiintindihan na para sa atin, pagpapakita ito ng napakalalim nating pananampalataya. At yung pananampalataya na iyon, nakaugat sa ating pagtitiwala sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Kaya mga kapatid, yung paghawak natin sa imahe ng Poong Jesus Nazareno, hindi lang ito pagpapakita ng isang idolatry o pagpupugay sa imahen, kundi pagpapakita ito kung paano natin pinagkakatiwalaan na kumilos ang Poong Jesus Nazareno sa ating buhay. Kung paano siyang nagbibigay ng tunay na pag-asa. Sabi doon sa ating Ebanghelyo, ang lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Yaan ang Diyos na meron tayo. Yaan ang pag-asa na ipinagkakaloob ng Poong Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya. Hipuin natin siya. At ito'y pagpapakita na tayo ay nagtitiwala dahil sa ang Diyos ng kabutihan. Siya ang Diyos ng pagpapala. Siya ang Diyos na nagbibigay ng tunay na pag-asa. Mga kapatid, sa paghipo natin sa Panginoong Jesus, kay Poong Jesus Nazareno, nawa mamutawi sa ating puso ang pagtitiwala at pag-asa at pag-ibig na siya lamang ang tunay na makapagbibigay. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nangangailangang dumudulog sa Kanya. Ang ating panalangin, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan. Manalangin tayo, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkalubong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid,
Narito po si Jesus, ang siyang nagbibigay sa atin ng kagalingan. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ah.
magandang puso ng aking mahal. Kapwa kong kasi announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong na mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa Pebrero 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mo ang kaming pinatatag ng banal na paikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno.
sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na Mulan.